Parususan ang pag-aalaga ng hayop ang isa sa mga kabuhayan ng maraming Pinoy. Pero hindi rin biro dahil bago kumita, marami ding gastusin at alalahanin tulad ng feeds o pakain sa mga hayop. Totoo yan. Danas na danas ko yung kuya. May farm kayo, di ba? Oo. Kaya sa Nueva Ecija, may pwedeng kainin daw ang mga alagang hayop na kung saan healthy na, budget-friendly pa. Aba? Oo, yes. Oh. Anong klaseng halaman ba yan? Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo! Ang AZOlla o mosquito fur na isang uri ng halaman na nabubuhay sa tubig. Maliliit ang mga tubo nito. May isa hanggang halos 3 sentimetro ang diameter. Ayon sa agriculturist na si Ferdinand Arquero, ang maganda sa kanya is considered as the fastest growing fern in the universe. It can double yung kanyang biomass in just 2-3 days. Basically, AZOlla is very safe sa ating mga hayop. And they are considered as the most economic a source of alternative feeds sa ating mga alaga. Kung nakabubuti ito sa mga hayop, pwede rin kaya itong kainin ng tao? Sa ating bansa ay AZOlla is not recommended to eat. Lalo-lalo na yung mga AZOlla na grown in the rice paddies, grown in the river banks, kasi yung AZOlla ay may capacity or capability to absorb yung ating pong mga heavy metals. Sa mga nakagawi ang kabuhayan nating mga Pinoy, tanong ng marami, nga ba makatitipid sa mga ipinapakain sa mga alagang farm animal? To the rescue raw ang farm-raising discovery na AZOlla. Mayaman sa protina, vitamina at mineral ang AZOlla. Kaya perfect ito bilang alternatibong pakain sa mga alagang hayop. January 2022 nang magsimulang magtanim at magparami ng AZOlla, si Dexter sa kanyang backyard farm sa Aliaga, Nueva Ecija. Nung last year po kasi meron po kaming alaga, mga baboy, manok. Sa sobrang mahal po ng mga feeds ngayon, naghanap po ako ng alternative na pwedeng ipakain. Ngayon pag-research ko po, ito pong AZOlla na to ang nakita kong isang number one na pwedeng ipalit sa feeds or ihalo. Saka mabilis po siyang dumami. Ngayon mayroong 7 makeshift pond si Dexter na tinataniman niya ng mga AZOlla. May sukat ang bawat pond na 4 feet by 13 feet. 5 hanggang 10 kilo ang kaya ma-harvest na AZOlla kada araw. Kaya ito na ang pangunahing kabuhayan ng kanilang pamilya. Bali, ang pagtatanim po niya, isasaboy lang po natin. Ito po, kahit po ganito lang karami yung pang-umpisa, 15 to 20 days po, ganito na po siya, puno na rin po siya. Pagkatapos namin po lagyan ng AZOlla itong pond, sinusunod po namin itong aquatic fertilizer. Kasi po ngayon, mahirap na pong humanap ng manure ng baka sa kalabaw. Kailangan po meron siyang nutrients yung tubig niya. Sa ganitong kalaking pond po, isang sachet po, good for 1 month na po. After po matunaw, ang gagawin naman po natin, ibubuhos lang po natin siya, tatabu-tabuin. Sunod naman po natin yung insecticide. Okay, lalagyan po na siya ng 2 takip ng insecticide. Pag nagkulay puti na po siya, haluin lang po natin. Importante po ito. Kasi ang number one cause po ng pagkamatay ng AZOlla is mga insekto po. Stagnant water po siya, pamamahayan po agad po siya ng lamok, mga insekto. Papalipas lang po tayo ng 4 days bago po natin siya gawing pakain ulit. Sa pag-harvest, kailangan lang ng strainer para makuha ito sa pond. Pagkatapos ay patutuyuin ito sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras bago ibenta sa mga customer ni Dexter. Inilalagay ito sa mga plastic container. Ang kanilang AZOlla delivery umaabot hanggang Visayas at Palawan. Actually ngayon po ang bentahan po ng AZOlla dito po sa amin, 150 po per kilo. Ino-online naman po namin siya ng 75 per tub. Pagdating naman sa pagpapakain ng mga AZOlla sa mga baboy, bibe at manok, unti-unting idagdag ito sa commercial feeds para hindi mabigla ang mga hayop. Kung first time po papakainin ng AZOlla hayop, hahaluan lang po siya alas 20%. Habang tumatagal po, dumadami po dapat yung halo ng AZOlla hanggang maging 70% AZOlla, 30% feeds. Sa pagpaparami naman po ng halaman na AZOlla, ay kailangan tatandaan ng ating mga magsasaka na ito ay aalagaan doon sa partially shaded. Hindi dapat ito exposed sa sunlight kasi ito ay magbabrown at mamamatay. At kailangan natin ng at least 15 cm, no? Yun yung minimum na level ng tubig para sila ay makasurvive. Hanggat hindi mo susubukan, hindi mo raw malalaman kung ang isang bagay ay may pakinabang. Para kay Dexter at sa iba pang tulad niya, subok na ang AZOlla. Nakatipid ka na, healthy pa ang inyong mga alaga.